AimSmart. Your review authority. Ang tanong. Rule 115 ay patungkol sa rights of the accused. Ano ba yung mga karapatan ng akusado? Kailangan alam din natin to, ha? Para ipaliwanag ang kasagutan sa ating tanong, naririto na po ang ating abang lingkod, ang ating justice buddy, Attorney Jeffrey Bahita. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Kumusta na kayo mga buddies sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng panig ng Pilipinas at ng buong mundo? Ikalima, to be exempt from being compelled to be a witness against himself. Hindi ka pwedeng pilitin ng prosecutor na tumistigo laban sa sarili mo. Yan ang kilala sa tawag na right against self-incrimination. Pwedeng i-invoke or sabihin ng akusado ang kanyang karapatan na hindi pilitin na tumistigo laban sa sarili niya. Right against self-incrimination. AimSmart. Your review authority. Ika-anim, to confront and cross-examine the witness against him at the trial. Kung merong testigo na isasalang ang ating taga-usig, meron ka namang karapatan bilang akusado na komprontahin at i-cross-exam or gisahin yung testigo ng prosecutor laban sa'yo during trial. Siyempre, kaya nga may abogado ka eh. Yung abogado mo yung magkakonduct ng cross-examination para gibain kung ano man yung testimonya na ibinigay or inilahad ng testigo laban sa'yo. AimSmart. Your review authority. Ikapito, to have compulsory process issued to secure the attendance of witnesses and production of other evidence in his behalf. Ano ibig sabihin niyan? Eh halimbawa, yung magiging testigo mo ayaw pumunta. Ayoko, ayoko. O kaya hindi siya pupunta kung ikaw lang ang magsasabi. Ngayon, bilang akusado, meron kang karapatan na mapuwersa yung attendance or pagpunta ng testigo kasama ang kanyang mga ebidensya para sa'yo, pabor sa'yo. Paano? Ang gagawin ng abogado mo, magre-request sa korte or magmo-motion to issue subpoena, juces tecum, subpoena ad testificandum. Aba, may pag-ganun-ganun pa pala. Oo, isusubpina para nga mapilitan. Kasi kung ikaw lang ang magsasabi, sabihin mo doon sa testigo mo, yung chismosang kapitbahay mo, ah, pwede ka bang pumunta sa korte sa gantong araw, tumistigo ka? Sabihin niya, ayun, ayoko, abala lang yan. Ayoko yan, marami akong ginagawa. Eh, siya lang yung testigo mo. Siya lang yung nakakita. Siya lang ang saksi dun sa nangyari. Para pumunta siya dun sa hearing mo, magre-request or magmo-motion ka o yung abogado mo na mag-issue ng subpoena juces tecum or subpoena ad testificandum. Kasi pagka ang korte na nag-issue ng subpoena, wala siyang magagawa kundi pumunta. Bakit, attorney? Dahil pag hindi siya pumunta at nilabag niya ang utos ng husgado, pwede siyang ipadakip, pwede siyang ipaaresto, pwede siyang kasuhan. Kasi ini-ignore or binabaliwala niya lang yung kapangyarihan ng ating husgado. Bawal yan. AimSmart. Your review authority. Ikawalo, to have speedy, impartial, and public trial. Ayan, tatlo yan. Speedy, mabilisan. Kasi nga, naniniwala ang ating hudikatura na justice delayed is justice denied. Kapag ka matagal ang kaso sa hukuman, para mo nang dinideny or tinatanggal ang katarungan dun sa akusado. Lalo na kapag ka hindi siya nakapagpiansa dahil pwedeng hindi pwedeng magpiansa o kaya naman wala siyang kakayahang magpiansa. E di ano mangyayari sa kanya? Habang dinidinig ang kaso, nasa kulungan siya. Kaya dapat madaliin.
Kasi lalo na kung inosente yan at ikukulong mo dahil walang pampiyansa or hindi makapagpiyansa para mo nang tinanggalan ng hustisya or katarungan yung akusado. Lalo na nga kung inosente siya. Kaya justice delayed is justice denied. Kaya kailangan mabilisan ang pagdinig sa mga kaso. Pangalawa dyan, impartial. Yan, papasok na naman yung walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, katarungan lamang. Ayan, dapat walang tinititigan sa tinitignan. Pantay ang tingin ng husgado sa prosecution at sa depensa. Magbabase lamang siya kung ano ang nakalagay sa batas at kung ano ang mga ipresenta at inoffer na mga ebidensya. At ikatlo, public trial. Ibig sabihin, pangkaraniwan, kahit sinong tao pwedeng pumunta sa hukuman para manood ng trial or ng pagdinig. Pero may mga patakaran na dapat sundin yung mga gustong manood. Halimbawa, ikaw, hindi ka naman partido dun sa kaso. Pero dahil nga nahawa ka na sa iyong chismosang kapitbahay, gusto mo makichismis, gusto mo malaman kung ano yung nangyayari dun sa kaso ng kakilala mo, pwede kang dumalo, pwede kang umaten. Kaya lang may mga regulasyon. Unang-una, bawal ang nakapuruntong. Bawal ang nakasando, nakaspaghetti strap. Ibig sabihin, hindi pwede yung basta pupunta ka sa korte ng hindi ka sumusunod sa dress code. May dress code yan. Para dun sa mga pangkaraniwang tao, hindi naman kailangan nakabarong ka or naka-coat and tie. Hindi kailangan. Karaniwan sa mga abogado yon na may dress code kami. Pero yung mga pangkaraniwang tao, lalo na yung mga chismosang kapitbahay, pwede naman pumunta sa korte. Kaya lang, dapat disente yung suot. Hindi pwede yung revealing or yung mga masasagwang pananamit. Pangalawa, dahil nga sa panahon ng pandemya, medyo nililimitahan na yung pagpunta sa korte. Kaya hindi nakatulad dati na pwede kang kahit siksikan kayo sa korte dati. Sa dami ng mga dumadalo dahil nga, alimbawa, yung mga akusado dinadala sa korte. Mula sa kulungan, dadalin sa korte. Dikit-dikit yan, yung mga naka-yellow na t-shirts. Punuan ng korte, grabe, siksikan. Parang master sardines na naman. Ngayon, dahil nga sa pandemya, hindi na pwede yan. So, yun yung speedy, impartial, and public trial. Aim Smart, your review authority. At ikasyam, to appeal in all cases allowed and in the manner prescribed by law. Ang akusado ay may karapatan na umapila, lalong-lalo na kapag ka yung desisyon or yung hatol ng ating hukuman ay hindi paborable sa ating akusado. Kaya lang, kailangan sundin ang mga patakaran patungkol sa pag-aapila dahil meron tayong rules and regulation pagdating dyan. At kailangan yung kaso ay pwedeng iapila. May mga kaso na hindi na pwedeng iapila. Ano yun? Yan ang dapat yung abangan maya-maya lamang, ha? Basta yan ang right to appeal ng ating akusado. Malinaw yan, mga buddies? Aim Smart, your review authority. Ito po ang inyong abang lingkod, Attorney Jeffrey B. Bahita na nagpapaalala. Sundin natin ang batas at mabuhay tayo ng batas. Ito po ang inyong justice body. Kung bago ka sa channel na ito, huwag kalimutang pindutin ang like, subscribe button, at notification bell para automatiko kang ma-update sa mga latest videos na tiyak na makakatulong sa'yo. Nabitin ka ba sa ating talakayan? Panoorin mo ang iba pang videos ng ating Justice Body. Dahil ang sabi sa Kawikaan 1320, ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo.
AIMSMART, your review authority.